Hi guys! Welcome back to our channel. Ako po ay naka-pink dahil ako po ay isang proud kakampink. Dito sa bahay, actually, tatlo kami. At lahat kami ay kakampink. May mga kapitbahay, may mga kakilala, kaibigan dito na kakampink din. At syempre, may mga BBM supporters din. Walang problema doon. May kanya-kanya tayong preference. Ginagalang ko po yon. Ginagalang dapat nating lahat kung sino yung sinusuportahan ng ating kaibigan, kakilala, at syempre, yung mga kamag-anak natin. Dahil kahit sa family ko, merong mga supporters, mga BBM supporters. So, walang problema doon. Dahil hindi natin pwedeng diktahan ang bawat isa kung sino dapat ang iboto. Walang ganong sistema. Anyway, ang i-reveal ko po ngayon ay sikreto ng mga kakilala at kaibigan natin na BBM supporters. Ito na ata yung pinaka malaking sikreto nila. Ulitin ko, mga kaibigan ko, kakilala ay wala kaming problema. Siguro lang, minsan, kung sino pa yung may problema sa atin na magkasalungat sa politika ay yung mga kababayan pa natin. Halimbawa, sa amin, sa isang maliit na bayan ng Romblon, nagkakairingan ang napakarami. Pero dito, yung mga kaibigan kong BBM, that's fine. Wala namang problema eh. Alright. Ngayon ko na i-reveal kung ano itong sikreto nila ng mga BBM supporters. So, galing ako or madalas ako sa isang LBC branch dito. Merong 6 associates. Ibig sabihin yung mga tellers sa LBC. At lahat yun ay kakilala ko. Tinanong ko kung sino yung iboboto nila, kung sino yung sinusuportahan nila. At nagulat ba ako? Hindi naman siguro. Dahil lahat sila actually ay sumusuporta kay BBM. So, 6 sila, di ba? Meron pa akong 2 kakilala na madalas kong makasabay sa LBC pag kami ay nagpapadala ng mga orders na, pa-orders namin. Sa 2 yon ay madalas ko rin makakwentuhan bakit ba BBM tayo. Ako rin tinatanong din niya ako kung ba't Lenny. Siyempre, meron tayong mga dahilan. At sila rin ay pinapakinggan natin kung anong kadahilanan. At ang madalas kong sagutin ay laging bukas ang ating mga mata para sa katotohanan. Kaya VP Lenny ang pinipili natin or pinili ko. So yung 2 na kakilala ko na madalas kong makasabay ay tinanong ko rin at mga BBM supporters nga rin po sila. So imagine, 8 na sila na BBM supporters. Wala pa akong natatanong na VP Lenny supporter. So meron akong 2 kakilala na pumasok. Mag-ina actually itong 2 to. At tinanong ko rin kung sino ang kanilang presidente na pupusuan. At sabi nung 2 ay solid Lenny nga daw silang 2. So sabi ko, oh, 3 na pala tayong solid Lenny dito. Ngayon, yung mag-ina na yun, dumating yung kapatid nung nanay na may mga dala rin kasing ipapadala sa LBC. So dumating at sinabi nga nung nanay na yung kapatid nga daw niya ay VP Lenny supporter din. So bali 4 na kami. Samantalang dun sa isa, sa kabilang side kay BBM ay 8 sila. Sabi ko talagang talo tayo dito sa mga kaibigan natin. So nagkakatuwaan tayo. Now, tinanong ko rin sila isa-isa kung sila bang lahat ay registered voters. At doon sa 8, ang kinagulat ko po ay isa lang ang registered voter. Isa lang. So 1 out of 8. Nakita natin yung difference. Pero sa amin, ako po ay registered. Yung mag-ina ay registered. Yung kapatid nung nanay ay registered. So ibig sabihin, dun sa 4 na tinanong ko or dun sa 3 kasama ako pang 4 ay lahat kami ay registered voters. So 4 out of 4 ay talagang mabibilang yung aming boto. So dun sa 8 ay isa lang. Yun yung nakita kong problema. Yun yung nakita kong sekreto. Dahil lumalabas ngayon ang napakaraming Kalye survey. At I have nothing against dun sa mga bloggers na gumagawa na itong Kalye survey na to. Ang hindi lang maganda siguro ay dapat tayo neutral pa rin. Dahil kahit ano't ano pa man ang mangyari sa survey, mas gugustuhin nating mag-upload ng pabor kay BBM or sa ating sinasuportahan. Wala namang mga kakamping na gumagawa na itong mga ganitong survey. Kung siguro talagang 0, wala pa talaga ako nakikita.
Okay, dahil una, hindi naman sa hindi tayo naniniwala dun sa survey na yon, pero hindi talaga siya scientific at higit sa lahat. Ito na po yung sinasabi kong, yung kwento ko sa inyo na malaking sikreto dahil posible na yung mga tinatanong nila ay talagang hindi registered voters. So yun yung mahirap. Huwag tayong masyadong umasa. Ulitin ko, iginagalang ko ang lahat ng kaibigan, kakilala ko na BBM supporters. Pero nagpapasalamat din ako sa inyo dahil ginagalang nyo yung aming aking preference, yung aking napili na susuportahan, lalo na yung mga kakilala ko dito sa aming tinitirhan malapit. Alright, so yun yung sikreto eh. Akalain mo, sa 8, isa lang pala ang registered. Sa 4 na tinanong natin, lahat yun registered. Kasama ako by the way dun sa 4. So malaking factor talaga na tayo ay naka-registered. Sana yung mga BBM supporters dyan ay kung hindi kayo naka-registered, sana humabol tayo dun sa extension na yon para mabilang din yung boto natin. Dahil napakahirap, sumigaw na tayo ay BBM, 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 eh hindi naman pala tayo registered voter. Okay, have a good day.